Meron hong kwento ng dalawang magkapatid na magkasama sa isang bubong. Yung matandang lalaki, yung mas matanda na lalaki, siya ay responsible family man. Pero yung bunso, siya ay single at maraming mga bisyo. At bukod doon, marami din siyang mga criminal activities. Yung merong gabi na umuwi yung bunso na lasing, na maraming pera, at alam mo na merong ginawang masama. At alam ito noong panganay, kaya he would spend hours pleading dun sa kanyang kapatid to mend his ways and live a decent life. Pero yung bunso ay hindi nakikinig. Isang gabi, umuwi yung bunso. May dalang baril, no? Umuusok pa at mayroong mga dugo sa kanyang damit. At in a few minutes, dumating ang mga pulis at alam ng dalawa na wala silang tataguan. Ang sabi ng bunso, hindi ko sinasadyang patayin, no? At sabi rin ng bunso, ayaw kong mapupunta sa kulungan. Ayaw kong mamatay. And by now, yung pulis po ay nasa pintuan na ng kanilang bahay. Yung mas matandang kapatid, meron siyang idea. Nagpalit sila ng damit at sinuot niya yung damit ng bunso na puro dugo. At nung pumasok ang pulis, sinong inaresto? Yung panganay. The police arrested him, tried him, and condemned him to death for murder. Later on, he was killed and his younger brother lived. Yung mas matanda, he died for his brother. Mga kapatid, simple lang ang gusto kong sabihin. We are the younger brother and Jesus is the elder brother. He died for us, he was murdered, he was killed. And this is the meaning of our celebration today. Tinatawag natin itong Good Friday, but in fact, this is the best Friday sa buong taon because we are the beneficiaries of the sacrifice of Jesus. We should be the ones punished. Tayo dapat yun eh. Tayo dapat ang pinaparusahan at namatay for our sins and offenses. But instead, Jesus took our place all on account of His love for us. At pag tinanong ko kayo, what is the symbol of love para sa inyo? Sa mga bata, sinasabi nila, a cupid with an arrow. But Good Friday, sabi nga natin, it is the best love story we can ever imagine. And the symbol of Good Friday is the cross of Christ. Because in the cross of Christ, we see that His love is a total self-giving at ipinakita sa atin ni Jesus ang isang perfect na halimbawa. He gave Himself for us. Pero meron pong backstory ang istorya ng krus. The story, no, na marahil hindi natin napapansin kasi sa atin, nakasanayan na lang natin pag tinanong tayo, bakit si Jesus ay nasa krus? Kasi tinubos na yung kasalanan namin. Ganun lang ang nagiging sagot natin. But do you see the process na pinagdaanan ni Jesus? Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Kung kayo'y nakinig ng ating pagbasa, meron doong instance na binibigyan si Jesus ng alak na may suka at isinasawsaw sa espongha. Para saan ito? Pag tinanong ko kayo. Ang alak na may suka ay ipinapainom sa isang kriminal kapag siya i-execute para mamanhid at hindi maramdaman ng kriminal ang mga sakit ng ginagawa sa kanyang pagpapahirap. Pero tinanggihan ni Jesus, no? Bakit gusto niyang maramdaman ang sakit?
And loving sometimes is painful. Pero masasabi ko po mga kapatid, don't be afraid to love anyway. Don't fear pain in loving. Fear and be afraid of not loving enough. Ito po ang pinakita sa atin ni Jesus. No? Bakit may mga tao na nagiging martir sa ating buhay? Father, ilang beses na akong niloko ng aking asawa. Hindi lang 3 beses. Pero hindi ko maiwan. Ang tawag natin, minsan, sorry for the word, tanga. Pero nalilimutan natin that she is just loving despite the pains. Father, yung anak ko pabalik-balik na sa rehab, pabalik-balik na sa kulungan, pero hindi ko siya pwedeng iwan. Anong tawag natin minsan dun sa magulang? Sabi nyo, ang tanga. Pero hindi natin nakikita na yung magulang, the parent, is just loving despite the pain. Meron po pong mas matinding backstory yung pong proseso na pinagdaanan na paghihirap ni Jesus. Kung kayo patuloy na nakinig, noong sinabi ni Jesus na siya ay nauuhaw, ano ang ginawa ng Roman soldier? Kumuha ng espongha, inilagay sa hisopo, isinawsaw sa isang maasim na alak, at pinainom kay Jesus. Ang tanong ko po sa inyo, and this is backed by so many biblical scholars, alam niyo po ba kung saan ginagamit ang espongha noong kultura nung panahon ni Jesus, lalo't higit ng mga Romanong sundalo? Alam niyo po kung saan? Hindi. Akala niyo lang kasi nagmabuting loob yung sundalo para magpainom kay Jesus. Pero ang espongha, sorry for the word, ginagamit ito ng mga Romanong sundalo sa paghuhugas ng kanilang puwet. Sorry for the word. Ginagamit sa banyo. Sa bilibid, yung dati ng mga binibitay, bago bitayin, anong ginagawa? Pinapakain ng masasarap. Lahat ng gusto, ibibigay. Pero si Jesus, na tagapagligtas natin, nauuhaw, binigyan ng esponghang galing sa banyo, isinawsaw sa suka, at pinainom sa kanya. Mga kapatid, kung hindi mo pa nauunawaan ngayon kung ano yung pinagdaanan ni Jesus, you better understand it now. Kung hindi mo nauunawaan ito, sana unawain mo na ngayon. Dahil kung hindi mo ma-appreciate yung humiliation na pinagdaanan ni Jesus para sa'yo, para sa atin, hindi mo maunawaan kung gaano katindi ang pagmamahal niya sa bawat isa. Mamaya, you see the cross. We venerate the cross. Anong nararamdaman ninyo? You feel guilty kasi tayo ang dahilan. Minsan nga nagiging normal na lang at nakasanayan natin. But can you see the agony? But can you see the humiliation, the pain which he experienced for us? There is something more important than the wounds. Nung siya'y hinubara, nakita natin ang kanyang mga sugat. But there is something more important than that. Ano to? The total humiliation that we will not do even to our enemies. Kita nyo yung paghihirap and the humiliation na pinagdaanan ni Jesus. The sponge na ginagamit mo sa banyo, ipapaiinom sa'yo, gagamitin para painumin ka. No? And how should we respond to it? Well, going back to the story noong dalawang magkapatid, how would you expect the younger brother to respond to the death of the elder brother? Tatlong bagay ang gusto kong iwanan sa inyo. We would expect him to respond
with gratitude. Sabihin nga natin, gratitude. It would be highly unthinkable for the younger brother na bumalik doon sa kanyang dating buhay. Ang buhay ng bisyo, krimen, that caused his brother's death. That gratitude, therefore, should move him to sincere repentance and conversion. Sa parehong paraan, ito pong Good Friday must evoke in us sincere sorrow for our sins and the firm resolution to amend our ways for the rest of our lives. Are you thankful sa ginawa ni Jesus para sa atin na magtutulak sa iyo na baguhin ng iyong buhay? Ikalawang bagay, the younger brother will always remember the sacrifice done by his brother. Sigurado, he will always pray for him. He will visit the cemetery regularly and remember him during special occasions in the family. Sa parehong pagkakataon, gratitude to the Lord will always lead us to remember him at all times. Nakakalungkot, no? Kanina may nagtanong sa akin, Father, anong oras po ng veneration ng cross? Sabi ko, alas tres. Father, ang init, hindi ako pupunta. Ganon ba ang pagpapasalamat natin? Mainit pa lang yung nararamdaman natin. Subukan nyo kaya yung pinalo kayo tapos nakapako sa krus ng ganitong oras. Hindi ko alam. No? The best way to do this is during every Eucharistic celebration. After all, ano, sinabi rin sa atin kahapon, the Mass is a memorial. Kaya ang atin pong gagawin, ikalawa, first is gratitude, second is memorial. It was the instruction of Jesus at the Last Supper. Do this in memory of me. Kaya dapat ganun kalaki yung binibigyan nating importansya sa misa na ating inaatendan. Because through the celebration of the Mass, inaalala natin yung ginawang pagmamahal ng Diyos para sa isa't isa. That is why the liturgical law instructs that the cross, no, the image of the crucified Lord be placed near on the altar during every Eucharistic celebration, precisely to help us remember always the sacrifice of Jesus on the cross for our sake. Ikatlo, yung bunso will take upon himself the responsibilities and obligations left behind by his brother. Sabi natin kanina, may pamilya yung panganay na lalaki na iniwan at isinakripisyo niya para mailigtas yung kanyang kapatid. To his wife and children and the other people, in the same way, mga kapatid, gratitude to Christ should lead us generosity towards others. For such was his explicit command. I give you a new commandment. Love one another as I have loved you. So you also should love one another. Sana hindi dumating yung Good Friday. No? Ang daming nagpunta dito nung Ash Wednesday na punong-puno yung simbahan, dalawa yung misa. Pero pagdating ng Good Friday, nasa na sila? Sana hindi dumating yung Good Friday na meron tayong kasamaan ng loob. You're not reconciled doon sa mga taong nagawan mo rin ng hindi maganda. Good Friday is a day of mixed sentiments. Tears for our sins that lead Jesus to His death on the cross, as well as joy for the new life His death gave us. But most specially, gratitude is what God expects from us. Magpapasalamat. This gratitude should make us hate sin, remember the sacrifice of Jesus at all times, and translate our love of God into love of all His people. Tanong ko po sa inyo sa pagtatapos ng pagninilay na ito, bakit tumutunog ang kampana natin kapag alas tres ng hapon? Father, may nagre-reklamo pa nga eh.
hindi nila nauunawaan. Para tayo'y mapaalalahanan na ito ang oras ng awa. Oras ng awa ng Diyos para sa atin. Good Friday is good because this is the time when Jesus showed His mercy for us sinners. What is your response? Sana ang una, no? Ang una ay gratitude. Ikalawa ay pag-alaala. At ikatlo, generosity. Sa pagsamba natin sa krus ni Jesus, sana makita natin yung kanyang pinagdaanan. This is all for you. We should supposed to be tayo yun. Pero siyang umako. At hindi biro yung kanyang pinagdaanan para sa pagmamahal niya sa atin. What is your response to that great love of Jesus for you?